what's up ulit sa inyo mga master at yun, maisingit ko lang din kasalukuyang kong binavlog itong ito, yan, yung gulong na yan at subukan ko lang din isingit itong ibavlog natin ng panibago ano? Which is itong Osaki Osaki Sprocket yan, Rebo Lucky Gold galing ako sa 1441 na sprocket which is ang satisfied talaga ako doon kasi nakapag top speed ako ng 157 sa stock na gulong ko, no? So masarap talaga sa dalhin yung 1441 and then mula na nagpalit ako ng racer medyo naramdaman ko hindi na ganun kalakas yung motor ko kasi parang hindi na kaya ng sprocket ano? And ayoko naman maglagay ng eco kasi alam mo na short tayo sa budget. So naisipan ko na lang maglaki ng sprocket ano? Para kung sakali madala niya man yung lagkit ng gulong, yung laki ng gulong para man lang madagdagan yung hatak ano? Para kahit pa paano magamit natin yung limitation ng motor natin. So unboxing ko lang, buto na tayo, kakapit ko na din ito mamaya, re-videoan ko na lang din, no? And then yung review natin siguro after quarantine na titignan natin kung maganda ba yung performance niya. And then ito bali ito yung kadena niya, kulay ginture. At ito yung unahan niya na tawag dyan, hindi ko alam tawag dito, 14T. Nakikita niyo ko sa akin din. Mag-focus ka. Ayan, 14T. 428, 14T. And then, ito yung sprocket natin na gagamitin. Ayan. Ito siya na masyado maliwan. Maro kasi. Ayan. 43T to. Ayan, 48, 43T. Ayan kung nakikita niyo ba. Ayan. Ayan. Bali, galing ako sa 1441, ano? Satisfied ako doon. Hanggang nagpalit ako ng malaking gulong, eh medyo nababagalan na ako sa 1441. So, naisip ako magpalit ng 43 para kahit papano. Matesting natin kung dahil ba sa sprocket, kaya di natin nagagamit yung hindi natin ma-maximize yung laro ng makina natin, no? Kasi hanggang pit gear lang ako pag naka 1441 ako sa big tire, eh. So yun, titignan natin kung yung sa 1443 ba is magagamit natin yung 6 gear niya, no? So bali ang gagawin ko na lang siguro dito sa, kasi sabi ng karamihan advanced reading na to, ano, bali ang gagawin ko na lang magda-download na lang ako ng GPS para malaman natin kung talaga ba nadagdagan yung takbo natin, ano? Sa 1441, remind ko lang ulit na ang top speed natin sa 1441, stock tire, ha, is naka 157 kph tayo. Ano? Tapos nung nagpalit na tayo ng big tire, yung 1441 natin, pumapatak na lang ako ng 135. Diba ang laki ng binawas? Almost 30 kph din yung binawas, or 25, ganun. 130 plus na lang yung sagad natin sa big tire. Ano? Titignan natin dito sa 1443 sa big tire. Ang naka big tire sa 1443 kung madadagdagan ba yung takbo natin, ano? So, 'yun, kabit na natin. Anyway, ito pa, ito pala siya. Ayan, 1443 428. Sa mga nagbabalak, panoorin niyo lang tong vlog na to, baka sakali makatulong ako, ano? So, ayun. Bye-bye. At bago ko pa makalimutan, ano? Munti ko pa makalimutan. Nabili ko siya sa halagang 1,200. Tama ba? 1,200. Di ako sigurado, basta around doon. Hindi siya kamahalan. And then, subok na talaga yung Osaki. Pang matagalan yan. Heavy duty yan. At yun nga lang, medyo hindi ganun kataas yung brand niya. Unlike sa mga RK na brand. Ano? Pero titignan pa rin natin kung gano'n siya tatagal sa atin. Yan. 1443, 428, ano? And so yun, we're back, balakubak. Ayan, natanggalan natin siya, yung kadena, at ito nalawagan na rin natin,
para mas madali. At ano pa bang next natin gagawin? Yun, tatanggalin na natin tong gulong. At kasabay niyan, papalitan ko na rin yan. Lalagay ko na rin siya dito. Ano? Yan. So, yan. Hindi ko ma-videoan eh. Wala yung monopod ko, no? So, balik na lang tayo pagtapos natin makabit yan. Pakita ko na lang din sa inyo kung paano natin na-install. Ano? Babaklasan pa natin yan. Ito. Dahil sa 14T na gear na ikakabit natin dyan. And ayan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Luluwag na pala. May kalawang na siya. Oh. Sa ulan. Dahil yan sa ulan. Tigas naman yun ito. Last thread. Balikan na lang natin. Mahirap mag-video. So, ito naman. Tatanggalin natin itong kahan na to. Para makita natin. Para matanggal natin yung isa. Yung 14 teeth. So, mahirap mag-video. Pasensya na kayo mga master. Ginabi kasi tayo eh. Kaya kailangan nating gumawa ng tahimik. Ang hirap gumawa ng isang kamay mga master. Balikan na lang natin. Nakakaawa naman yung motor ko. Tingnan nyo naman yan. Legit. Legit. Diba? Nakakaawa naman to. Linisan ko na nga din. Puta. Sorry for the word mga master. Saklap naman ang dinanas nito. Linisan ko muna, no? Bago natin tanggalin 'to. So, ayan. Nakakapagod. Bale, ayan. Wala pa tayong panahon para i-review 'yan, yung 1443 natin, no? After quarantine pa natin mare-review 'yan. Balayan na siya. Nakakabit na rin yung bagong gulong. Which is yung Pirelli natin. Ano? Sabay na lang natin ang review yan. Sa isang vlog. Ayan. New look. $14.43. Yung bagong look ng Raider ko. Ayan. Ito yung dating mags. Baka may gustong bumili. Binibenta ko yan. PM nyo lang ako. Ayun na siya. Ang gininto ang sprocket. And ayun. Naikabit na natin siya. Naikabit na natin itong Osaki, ayan, Revo Gold, Revo Lucky Gold. At sa ngayon, hindi pa natin siya mabibigyan ng review kasi quarantine pa rin, hindi pa rin tayo makapag-rides. Pero at least nandoon pa rin yung comparison natin sa dalawa kung ano yung gusto nyo bang kunin, kung ano yung balak nyo kunin. Which is yung 1441 ba o 1443. Ulitin ko lang, yung 1441 ko,
sa may big tire is hindi na sumasagad yung makina ko. Ang parang nasa around 130 na lang yung ano, 130 kph na lang yung sagad ng piga ko. Hindi na siya nagsi-six gear kahit patag yung kalsada. At hopefully dito sa 1443 makasagad tayo kahit papaano, no, kasi inaasahan ko sa big tire. Sinasabi ng iba, pag malaking sprocket, mas magagamit mo yung dulo ng motor mo, no? Lalo na kung naka-big tire ka. And yun. Pero kung stock mag-stock tire lang kayo, I recommend 1441 kasi malakas talaga yun. Yung ano, at saka hindi siya ganun ka-advanced reading. Ano? Naka 157 ako doon sa stock mags. Stock tire. Which is solid talaga. Walang karga, walang ano, stock pipe. Yun, basta 1441 kung stock mags kayo. Ano? At yun, waiting tayo sa next video natin about sa Pirelli Corsa 2. Yan, abangan nyo yan. At syempre yung review natin about dito, abangan nyo na lang din. Yan. Waiting tayo lahat dahil quarantine, ano? Wala tayong magawa. Upya. Nagagalit na ako. And ayun, sa lahat pala ng mga nagko-comment about sa mga tawag dyan, mga nagpapasigaw, nagpapa-whatsapp, shoutout ko lang din, CR150, pinapa-shoutout siya ni Mansueto Cabanyog, ano, whatsapp, tsaka kay Vladimir Kim Ilo, at tsaka kay Master Warren Madrona, ano, thank you sa support mga master, ano, and then, yun, tuloy-tuloy lang tayo, no, whatsapp, bye-bye. Bago ko pa makalimutan. Munti ko pa makalimutan. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, please mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung notification bell. Para kung may bago tayong uploads, eh, malalaman mo at mapapanood mo. Ano, kung interesado ka man. So, ayun. Maraming salamat ulit. Peace out. Bye-bye.